Halos dumoble na raw ang bilang ng mga kabataang nabubuntis sa bansa mula pa noong taong 2000. Base naman sa isang pag-aaral, kadalasang nakabubuntis sa mga minor de edad ang mga kalalakihang higit na mas matanda sa kanila. Nakatutok si Claire Delphine. 17 taong gulang pa lang si Doreline nang unang mabuntis. Agad din itong nasundan ng 2 pa. Di tapos sa pag-aaral, jobless, kaya sa mga magulang nakasandal para sa pangangailangan ng 3 supling. Ang hirap kasi wala kaming maibuhay para sa mga anak namin, mapaaral, mahirap. Kasi magkano ang pills? 100 plus. Yung 100 na yung pangkain na ng pamilya. Di maikakailang mahirap ang buhay ng mga batang ina. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang paglobo ng teenage pregnancies sa bansa. Sa datos ng National Statistics Office o NSO, mahigit 206,000 teenagers, edad 15 hanggang 19 ang nanganak noong 2010. Halos doble ito sa mahigit 125,000 na naitala noong 2000. Tumaas din ang bilang ng edad 14 pababa na nanganak mula sa 700 noong 2000. Naging 1,300 nitong 2010. Ang teen pregnancy is a generational issue. Ito yung pinakamatingkad na issue ng henerasyong ito. Kapag nagtanong ka sa maraming tao, meron silang kakilala, kaibigan o kamag-anak na nagbuntis ng maaga at wala pa sa panahon. Epekto raw ito ng samot-saring impormasyong nakukuha ng mga bata mula sa internet. Malaki rin daw ang ambag ng migration dahil maraming magulang ang nag-a-abroad, di nagagabayan ng husto ang anak na mas nabubuyo dahil sa peer pressure. Si Dr. Emma Lianto, may isa pa nakitang dahilan, child abuse. Lumalabas kasi sa kanilang pag-aaral na mga lalaking edad 27 or 28 ang kadalasang nakakabuntis sa menor de edad. We always tell our parents na be careful, don't allow your daughters to date somebody who's much older. Kasi nga mape-pressure, di ba? We have a 14-year-old, she's middle adolescent, no? She cannot think of consequences. Ang teenage pregnancy, kaakibat ang mataas na health risk. Bukod sa di pa akma ang katawan ng bata sa pagbubuntis, madalas din daw itong itinatago kaya nahuhuli ang prenatal check-up. Ayon sa NSO, 10% ng kababaihang namamatay sa panganganak, mga teenager. 8% naman ng fetal deaths, anak ng teenage moms. Abstinence, sexuality education, pagpapalakas sa edukasyon ng kabataan, ang ilan sa nakikitang solusyon. Ang bata hindi dapat nagdadala ng bata sa kanyang sinapupunan. Dapat siya ay nag-aaral, naglalaro at nag-enjoy sa buhay kabataan. Pero sa patuloy na paglaki ng bilang ng teenage pregnancy sa bansa, walang ibang panahon kundi ngayon upang tumutok ang gobyerno, ang pribadong sektor at ang bawat pamilyang Pilipino sa masalimuot na isyong ito. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.